Senator Lauren Legarda is a top contender in the forthcoming senatorial race, going by her consistent showing in all the surveys. Take a look. Latest surveys say re-electionist Senator Lauren Legarda is leading the race for the Senate. Pulse Asia's survey shows Legarda and Senator Francis Escudero, both common candidates of the Liberal Party-led coalition and the United Nationalist Alliance, sharing the top two spots. Senator Alan Peter Cayetano follows in third, neophyte Nancy Binay in fourth, and San Juan City Representative JV Ejercito Estrada in fifth. Legarda also topped the latest Social Weather Station survey. But Legarda's stellar showing in surveys comes as no surprise, considering her popularity as a former news and current affairs anchor and her active performance in the Senate. In 2003, Legarda left the Lakas CMD and joined the Koalisyon na Nagkakaisang Pilipino alongside Action King Fernando Poe Jr. in 2004. In 2007, she ran for a Senate seat under the Genuine Opposition Coalition and then as guest running mate with Nacionalista Party's presidential candidate Manny Villar. For her constant change of alliances, critics have called her political butterfly, but her achievements are no small feat. With legislation benefiting the rights of women and children in her first 6 years in the Senate, one of her hallmark measures was the Ecological Solid Waste Management Law. She holds the title Lieutenant Colonel for the Air Force Reserve Corps. She is also a climate change advocate and has been long known for her environmental advocacy. All right, joining us on Hot Copy Halal on 2013 series, Senator Lauren Legarda. Good day to you. Good morning, Senator morning. Lauren. Wow, bilib ako sa energy level mo, Karen. Ha? No, thank you for coming to the show. Yes, thank Everybody's you. Question, you are the consistent top-notcher. In 1998, when you first ran, you were number one. 2007, you were number one. 2013, the running joke is you're not even no effort. You don't have to campaign. You will win number one. What's the secret? Well, first of all, Karen, it's not a running joke. Wag naman joke. Dahil tayo'y nagtatrabaho. Oo. People think it's effortless. Yeah. Dahil wala akong gimmick, wala akong mga posters kung saan-saan, hindi ako nag-e-eval-eval. Yeah. Pero yung uri ng trabaho ko at yung pagpupunta ko sa Mindanao, sa Comval, sa Davao Oriental, sa mga nabiktima noon ng Ondoy, ng Sendong, ng Pablo, yung aking mga batas na ngayon nararamdaman na yung positibong epekto sa mga tao, siguro yun ang pinakamagandang sasabihin natin kaysa sa mga gimmick, yung totoong nararamdaman nila. And after all these years, people realize that the issues that we have been fighting for, including the environment and climate change, women's issues, are really being benefited from by our people. But do you have a secret? What's your secret when you're campaigning? Sabi mo nga sekreto, sasabihin ko ba sa'yo? It's not easy to be consistently number one for the Senate race. Hindi ko especially naman, this race. Honestly, hindi ko naman tinatarget yun o ninanasa. Nagugulat ako at nakakataba ng puso at nakakatuwa na ganun consistently. Secret, maari yung secret or yung open secret dahil yung aking sipag. And my people know and people close to me know. And you know here in the newsroom when I used to work, yung aking uri ng trabaho. I punish myself. I use that word very loosely. Are you sadistic? I have a punishing schedule for myself, for those who work with me and for me, because I really believe that we are in an ICU situation. I always think we're in an ICU situation, that the people need food now, not tomorrow, that the people need climate adaptation now, not tomorrow, that the people need jobs now, not tomorrow, that the people need to be helped not next year, but now. All right. Uh-uh. I'm going to throw in one of the questions that prior to the interview that we prepared for Halalan 2013, yes, that your critics have noticed. They say a part of the reason Lauren is very popular is she's very safe. The RH bill, you didn't throw your support for the RH bill immediately when you had Senator Miriam and Senator Pia already advocating the RH bill, even before it got very popular. Well, first of all, Senator Miriam was a principal author. So it's obviously, alam na kaagad ang stand niya, no? Siyang author noon. Pangalawa, I had to respect the sponsor, the chairman of the health committee, who is Senator Pia. And me, as one of the 21 other senators, will still interpolate, study the bill, and propose amendments. And my interpolations enlightened me,
And my amendments generally were accepted. Okay. And of course, in any measure, hindi pwedeng ifa-file yung measure. Para dyan ako, ang matalino at nag-iisip na legislator ay pinag-iisipan, inaamendahan, pinagdedebatihan ang paano ka lang batas tapos boboto ka. Okay. Ganun yun eh. May so proseso. You took the time. That's of course, what you do. I voted on the measure based on the merits, and that's how a lawmaker must be. You don't just go with a bill just because it's popular. You have to study it, amend it. There's a process you must respect and observe. All right, I'm going to ask you this. Do you think Senator Tito Soto committed plagiarism? You were a journalist. You know, when he mentioned those, yung makatagang yun, yeah. Sinabi niya, ito'y hindi akin. Ito'y kinukuha ko sa iba't ibang mga sayings. Maaring mga hindi na manunulat. Oh, maaring hindi na reflect yun sa speech. Sa speech, but I heard it eh. You did. I heard it. Okay, but he said, he ito'y hindi akin, sabi okay. niya. Ito'y tinek sa akin or binigay sa akin. Something like that. It wasn't okay. very clear to me. So, do you think that the speech was plagiarized? I mean, clearly he didn't write it. Yeah, and he said so. He said so before he delivered it. But I'm not one to judge a person. He would know best, or those who helped him, maybe in his staff. I know it's been a big issue since before, but I honestly heard him say, ito'y hindi akin original na nakataga, at ito'y tinek sa akin, or nabasa ko, or kinakalap ko mula sa iba't ibang tao. Okay, maaring right. hindi niya sinabi kung kanino nang galing, siguro. Mm-hmm. Okay, syntax bill. Ah, ako'y bumoto para sa syntax bill. The Drilon version? Yes, at dahil ako'y naniniwala na ang earmarking nito para sa ating health measure, para ma-cover ang ating mga kababayan na walang PhilHealth, ay covered na dahil sa makukuha mula sa syntax. Okay. At meron namang mga pag-cushion o sa mga posibleng negative epekto sa mga nagtatanim ng tabako. Alright, and in relation to that, I'll just put this in, is you filed the Universal Healthcare yes. Bill, but the question is, don't we have that already? Hindi pa ka rin. Okay, go ahead. Maghanap ka ng bata sa lansangan. Yeah. But isn't that President Aquino's mantra? That everybody should get PhilHealth, the poorest of the poor? Yun ang mantra niya na pinondohan ni Secretary Ona through us, through Senator Drilon bilang chairman ng Finance Committee, ng 12 billion pesos. Okay. After one year, kung walang batas, paano yun? Pag wala na ako sa Senado, paano yun? Pag wala na si Pinoy o si Secretary Ona, paano na yun? Kaya importante, maisabatas. Mula 2007, final ko ito. Ngayon, I think, na third reading na malapit ng maisabatas. So, yung mga walang trabaho, na walang counterpart na ibibigay, pag hindi ka empleyado dito sa stasyon na ito at wala kang empleyo, pag ikaw ay sa bangketa nakatira, kailangan ang Estado ay responsable sa iyong kalusugan, mako-cover ng lahat. Kung mapasa, at soon, malapit na mapasa, ang aking Universal Healthcare Bill. All right. When it comes to divorce, everybody wants to know where Senator Loren Legarda stands with divorce. You are annulled? You are officially single, no? Officially single, I mean, yes. You are single. You are officially single. I am. Yeah, legally single. I am legally, officially single. Sabi ni Justice and romantically single. Yes. Okay. Sabi ni Secretary Laila De Lima, single by judicial decree. Oh, yun. Ako ay annulled sa simbahan at annulled, seriously? At annulled like the Catholic Church? At annulled sa husgado. Kaya officially, romantically single. Okay. That's ngayon hard, sa, ha? Ngayon, to be Catholic Church ngayon, ngayon sa tanong mo, no, sa diborsyo, gusto ko muna tingnan ang pagpalawak ng annulment. Okay. Dahil meron civil annulment at gusto ko makita yung diferensya. Ano ba ang benepisyo ng babae sa civil annulment at saka sa diborsyo? Paano okay. nagkakaiba? Again, madaling sabihin, oo, ako'y pabor. Pero gusto ko makita yung paghain ng paano ko lang batas at makita yung diferensya at paano maipalawak ang coverage ng civil annulment para yung babaeng hindi kaya ng mga mamahaling abogado may yeah. access naman sa civil annulment. Because it's expensive. Pero kailangan nga lawakin ang grounds at meron tayong mga public lawyers, gobyerno, state lawyers na tutulong sa mga kababaihan na hindi na kayang matiis ang kanilang mga mapang-aping sitwasyon. But do you think the Philippines is ready for divorce?
yan ay makikita natin, maybe sa next Congress na yung pag-uusapan yan. Oo. It's not a priority. But I'm willing to listen. You're willing to listen. Pero kailangan palawakin muna at aralin kung baka pwede naman ang civil annulment ay mapalawak at maging accessible sa pinakamahirap na babae. All right. Very quickly, death penalty. Noon, first term ko, ako isang ayon. Lalo pag nakikita ko yung mga incestuous rape, napakasakit at nakakagalit. Lalo na yung mga heinous crime, lalo na yung konektado sa droga. Pero hindi nagbago yung sitwasyon at parang ganun ang ganun pa rin. Kaya hindi ko maaaring sabihin na ganun pa rin ang aking posisyon. Baka kailangan tignan natin ang statistika kung ito ba talaga ay deterrent o talagang makakabawas ng krimen. Pero ngayon ako ay nababagabag na naman, Karen, na parang sa dami ng mga krimen na senseless, violent, useless deaths. Lalo na pag yung mga nakikita natin na maliliit na story lang minsan sa tabloid pa na mga ginagahasang bata, ako ay nagagalit doon. Hindi ako sigurado, Karen, at hindi kita maaaring sagutin kaagad na kung ang death penalty ba ay magiging sagabal o magiging o makakalutas ng problema ng ating lipunan sa mga ganung bagay. Now, you just mentioned you have crimes, and in the United States recently, you had President Obama taking a stronger stand when it comes to owning firearms. And here in the Philippines, we have... Are you gun ban? Ay, takot ako sa baril. So what would you... Are you gunless society? Ako completely? Gunless society. Ne, pero ako naman ganito. Ang mga sundalo, ang ating mga pulis, kapulisan, yung mga law enforcers na dapat magpatupad ng batas, ay dapat may baril na sapat na umaandar at maayos at sila'y maging responsable sa kanilang sarili, sa kanilang mga armas. At lahat naman ng loose firearms na mawalang mga lisensya ay dapat talagang suriin at tanggalin. Okay. Para the law will be enforced by the law enforcers. Okay. Pero kung tatanggalin ng mga pribadong sektor na may lisensya, tapos may mga loose firearms na hindi kayang sugpuin, paano ba na we will be armless and harmful to our society kung ganyan? Kaya ako isa gunless society, pero ang law enforcers ang dapat magpatupad ng batas, stricto dapat sa lahat ng mga bawal humawak ng baril. Now, what about the permit to carry? I mean, Senator Panfilo Lacson said one point he was against the permit to carry, but this is the tricky one, because all the gun advocates usually have a permit to carry firearms outside of their homes. Ayoko ng baril. So ayaw talaga. Okay. All right. Political dynasties. You don't have a problem with this, but I want to ask you, isn't the Senate becoming a family business? I mean, come on. Habang walang batas dyan, Karen. Yeah. Habang hinahalal ng mga tao, ang mga kamag-anak ng mga nagsilbihang lingkod bayan. At habang magagaling naman ang ibang mga kamag-anak, kapatid-anak, ay iiral yan. Pero I can just speak for myself. Yeah. Wala akong tatay, kapatid, o anak, o anumang kamag-anak na nasa gobyerno. Habang ako'y nandito, at huling termino ko on 2013 hanggang 2019, hindi na ako tatakbo for higher office, ako'y nabigo sa pagka-vice presidente, ako'y magatrabaho gaya ng dati, mas maigting pa dahil huling termino ko ngayon 2013. Tapos ako'y magre-retiro sa 2019. In 2019, when you retire... How old will I be? Yan, you will be... You are now 53 plus 6. Oh. You will be 59. Is it 9? 59. You'll short probably of still being... look like this at 59, huh? Sana. 59. Do you want to remarry? Ano? Remarry. Ano? okay. So you probably ano will ulit? Not remarry. Ano? Ang hirap din nun, ha? Ano? Oh, my. So 59, you think you'll still be single? Ano? Oh, gosh. Paano yan? Ano? Oh, no. Yun ang sagot ko sa'yo. Ano? But vice presidency out? Ayun, narinig ko yun. Yeah. Out. Out, honestly. Presidency out. Because people Itagamo might criticize you for you changing your mind in ano? Excuse me? No hindi more. Ako nagbago ng isip. So out. Hindi. Yun, hindi ano, out. Out yun. Out yun. Hindi sa out, hindi na. Oh, hindi na. Karen naman, hindi para sa akin. Okay. Ito ang secret po ng happiness. Alamin nyo ang para sa inyo.
alamin nyo naman, ang hindi para sa inyo, tanggapin nyo. At doon kayo magkakaroon ng peace of mind, serenity, contentment, and happiness. That's very interesting. Mm. Now, I'm just curious, where are you going today? Because there were talks that Lauren would not go to Plaza Miranda or Cebu. Mm-mm. She's playing it safe, that it's her father's... something about your father that you weren't attending anything. 80th birthday ng aking papa. Wala na ang mama ko, namatay siya noong 96. Ako ang tumatay yung manang ng pamilya, eldest and only girl. Happy birthday, Papa. Thank you for everything. All right. So are you going to either Plaza maganda Miranda siguro, or Una? Maganda siguro ibulong ko sa iyo after ng show, sorpresa mamaya, hindi ba? Wag naman, can you just declare it on where the news? You have to say it on the news. O di magandang alam mo, tapos mamaya panoorin nila para manood sila sa inyo. No, but are you going anywhere today? O syempre naman lalabas ako ng bahay. No, are you attending one of the rallies? I should. You should. Okay. I mean, I'm curious. You aren't Team Pinoy in the advertisement. Ganito. And the president has asked the three of you not to campaign with Una. Ako'y NPC. Ako'y official candidate ng NPC at liberal na koalisyon. Ako'y nagpapasalamat sa Una na ginawa ko isa sa tatlong common candidates bilang guest candidate ng Una. So ako'y nagpapasalamat sa dalawang partido sa kanilang paniniwala at tiwala at suporta sa akin. Yeah. So where are you attending later? Gusto mo ibulong ko para mamaya... So you are attending. Clearly you are. Gusto mo dito or suspense. Gusto mo mamaya? Ngayon na. Sa radyo program mo ng alas tres. No na, this is ANC. We need to crawl it. Oh, sige. Okay. Mm-hmm. Yun. You're attending Plaza Miranda? Di ba sinabi ko na sa'yo yeah, kanina? Yeah, but then you have to announce it. Ayun ba yun? So you're attending Plaza okay. Miranda? Oo. You are? Oo. All right, I want to ask you this. People have told me you had promised Binay that you would attend theirs. Is that true? Ang I want una, you to clarify para for that. The record, no? Yeah. Ang Una ay nag-imbita sa akin matagal na. Yeah. At ako'y nagpapasalamat sila at umuo ako in consultation ng aking partidong NPC. Okay. At that time, wala pang pag-uusap or ongoing pa ang NPC at Liberal. At alam ni VP Binay at ni Pangulong Estrada at ni Senate President Enrile na may pag-uusap ang LP at ang NPC. After inanunsyo ng Una na ako'y guest candidate, nag-alyansa at nagkapirmahan ang Liberal at ang NPC ang aking partido at drinaft ako mismo ni Pangulong Aquino bilang official candidate. Kinonsulta ko rin yun kay VP Binay at kay Pangulong Estrada at kay Senate President Enrile. So alam nila yon. So alam nila you will Pareho. Not be in Cebu, yeah. But it must be difficult to be in your situation. Can you be friends with everyone? I hope I mean, to. Tatlo kami. Yeah. Si Cheesy Grace ako. It's a happy problem na nagpapasalamat kami sa kanila na kami guest. Hindi madali dahil iniiwasan ko syempre ang sama na loob o tampuhan. Yeah. Pero kaibigan natin lahat at hiniling naman ni Pangulong Aquino na ako'y sumama dahil ang aking partido ay nakakoalisyon sa Liberal Party. At the same time, ang ating makasamahan sa Una ay kasama ko pa way back noong 2004 nung sa laban namin ni FPJ. Ngunit si Grace naman, anak ni FPJ, ay kasama rin natin sa LP-NPC Coalition. Okay, all right. Now, you were very quiet. Pero very clearly, yeah. Hindi ako lumilipat o umaalis ng partido. Ako ay NPC. NPC mula pa ka, 2007. Yeah. All right. Now, you were very quiet during the issue that hounded Senate President Enrile. I've asked all the other candidates this about the MOOE. Did Enrile do anything wrong by not giving the minority the additional 1.3 million savings? Unang-una, yan ay tama ka, MOE. Hindi yan cash gift na hinawakan. Palangwa, yan ay duly liquidated and COA certified. Pangatlo, tingin ko, at saka yan ay it's provided for in the Constitution, yeah. Karapatan ni Senate President Enrile. Ngayon, na hindi niya binigay sa lahat, prerogative niya yun. Desisyon niya yun. Ayokong maghusga or what went behind his decision to do that. Or... Okay. So in other words, you believe he has that prerogative? I leave it to his better judgment. He's older than me and wiser than me. Okay. But would it have saved the institution if he equally gave everyone? Everything is better in hindsight. Would it have been better?
but we leave it to them, and they're all my friends, they're my colleagues, and it pains me that the institution had to go through that, but sometimes you have to go through fire and pain to be better. Okay, all right. We're going to take a quick break. When we return, we'll continue our conversation with our guest, Senator Loren Legarda. Hot Copy Halalan 2013 series. We'll be right back. So many questions from Twitter and Facebook right about now. About what? Ang dami, very quickly, ah. Wait, Direk, can you see this? No, that's my iPad and this is my laptop. Ano pinakamaraming tanong? Wait, very quickly, Mindanaoan. Mindanaoan. Quickly to, what do you think about mining in Mindanao? Pro-mining ka, anti-mining? Quickly, that's a thin line. Merong may Climate Change Act na dapat i-observe. May mga NEPAS Act na dapat i-observe in protected areas. At meron naman Mining Act na hindi ako nagsagawa 1995 pa na dapat i-revise dahil maraming mga hindi na o-observe o sinusunod. Dapat maging mas stricto sa pagmimina sa lugar. Totally walang mining, utopia yan. Totally walang gagalaw ng minahan, parang imposible maski gustuhin ko. Dahil nandiyan ang mga permits na binibigay at paano naman ang ating mga ginagamit na galing sa minahan. Ngunit, kailangan maging sobrang stricto at sundin at iribisa ang 1995 Mining Act. Yung mga pagdumi ng mga tailings pond sa mga ilog, sa ating karagatan, yung mga aksidente sa pagmimina, yan ay hindi dapat nangyayari at dapat maging sustainable, responsible, at hindi sa mga protected areas, hindi sa mga watershed, hindi sa mga lugar na ang katutubo ay nag-aagawan sila sa mga lugar, at hindi dapat sa mga delikado or mga vulnerable areas na tinatawag. Kaya yung National Land Use Policy ay napakahalaga, Karen, para hindi lang ang pagmimina, kundi pagtatayo ng mga gusali ay dapat pag-aralan para hindi ang mga lugar na maaring gumuho ang bundok o ang ilog ay tumaas ang tubig o kung ano-ano man. Kaya, all right. But when you were a journalist, you were a staunch environmentalist. Up to now and even up to more. Now. So I'm going to ask you this. Palawan. There is mining in Palawan, but there's a strong campaign not to mine in Palawan. The president is against mining in declared tourism areas. And I'm curious, again, what about you? Kung ako masusunod, Palawan, that's our last remaining jewel. Okay. Dapat no logging, no mining, no extraction. In Palawan? Yes. Completely? Yes. Okay. I agree with the program that I've been seeing. All the ads, is it emanating from the foundation? Yes, from the foundation. Yes. Ako isang ayon doon. Okay. There was another question also here. What happened to Lunti ang Pilipinas of Loren Legarda? Patuloy. Here. Ako ngayon natutuwa eh. Mula yan 1997, 2 milyong puno ang ating tinanim. Naging UNEP, United Nations Environment Program awardee noong 2001. Just last month, tayo ay naglunsad ng Best School Forest Park Project. Yung Kawayan National High School ang nanalo. It's a high school within a forest. And lahat ng national high school ay sumali. At naglunsad tayo ng Lunti ang Pilipinas sa bawat national high school. Ang gagawin natin next time ay lahat naman ng state universities and colleges kasama ng CHED ay maglulunsad ng Lunti ang Pilipinas. Kaya patuloy rin yan. And then, patuloy din ang ating IEC program sa Lunti ang Pilipinas. Yung mga dokumentaryo tungkol sa environment ay pinapamahagi natin. Sa mga gustong mga kabataan ng mga CDs tungkol sa environment from Lunti ang Pilipinas, tumawag lang or mag-email sa akin tanggapan. Alright, okay. Now, I have a surprise for you, but I want to ask the EP. Before that, can you roll some questions that were from Twitter? Is that on graphics? Okay, questions from viewers. This is on Twitter. This is right before you came into the show or right now that you are in the show. Okay, just very quickly, next question. Elmer Chavez. Okay, let's start with this. Answer this quickly. Okay. Brown-eyed Tim, what makes her still deserving of our votes? Because I continue to work hard and even harder, and my advocacies on environment, climate change, women's issues, on indigenous people's culture, on anti-trafficking in persons, on universal health care for mandatory health care coverage for
all, even the most marginalized Filipinos, etc., etc., okay. will continue. All right. Now, I want to ask you this. I hope you won't get upset, but you've been criticized as a political butterfly and in some instances, a trapo, not in the conventional way. Your reaction? Well, first of all, walang ma-issue sa akin. And number two, that's false. That was already answered. And I never even transferred party because I'm still with the NPC. Now, yes. there's a text spreading around. I mean, this is the campaign season that supposedly you wanted daw na babaan ang sweldo ng teachers, sundalo, police. Black propaganda. Maliwanag na yan ay inuulit na black propaganda. Wala pong bill. Walang panukalang batas na final ako o nino man para tanggalin o bawasan ang sweldo ng police, sundalo, teacher, bombero, nurse, etc. Yan ay desperate, desperadong paninira para ibaba siguro yung aking pagka number one sa number two. Okay, Elmer Chavez would like to know, who are you as a person at home? Napaka-sentimental ang mga tanong maganda. Naman na to. In the Senate and in the media, okay, at your reputation is you're tough on your staff. Yeah, no, yeah. wait. Let me agree with that. Yes. Okay. I was tough here in ABS-CBN as an anchor and executive producer because I serve our public. I'm tough to my staff because I believe sinusweldohan kami ng taong bayan at sila rin at kailangan maglingkod tayo sa taong bayan ng tapat at maayos complete staff work CSW okay. yun ang turo ng FER. And I am even more tough with myself. Punishing schedule, I work till 12 midnight. I'm already texting, emailing them at 6 in the morning because I believe we should serve our people well. Anything worth doing is worth doing well. But am I tough? Nako, iyakin po, mababa ang luha, pusong mamon, okay. at romantic at heart. Next, very quickly, Lunca Valderrama. That's to be very quick, please. Yes. Would you support a presidential pardon for your ex-husband? Mahirap na tanong, pero hindi po ako gagawa ng bagay na makikialam sa anumang kaso, pati na rin yung ex-husband na annulled na po ang aming kasal. All right. I will not lift a finger to help anyone who has committed a crime. I will leave it to the presidential prerogative to do that. Okay. Let justice take its course. All right. Mang Pandoy is one of our Twitter followers, very respected yes. and active on Twitter. I can't find the tweet right now, but let me do this quick. How does Lauren respond to the rumors that refuses to die, linking her to a fellow more senior senator? Ay, ito yung tanong. Oh, pabasahin natin. Okay, fellow senators even tease them about it. Para ka palang si JP isa sen, may ganito ka. Baka si JP is that true? Oh, you're being teased okay. to a fellow senator. Una. Si Senator Angara itong tinutokso. Ay, sus ko naman. Yung rumor. Number one, napakalumang antik na issue. Na issue yan. Pangalawa, talagang hindi po totoo. Pangatlo, baguhin naman nyo yung chismis dahil bago-baguhin naman nyo. Dahil but do you think the public has a say on a senator's personal life? Of course, they have a say, they have a right to know, they have a right to talk and tease me that way. It's just funny that paulit-ulit yung mga luma at recycle okay. at nasagot na. All right. Eh, sana naman, bagu-baguhin nyo at bata-bataan nyo. Okay, all right. Now, this is something that I thought of just to surprise our candidates. It's the first day on Head Start. I'm going to show you pictures. You need to look. May surprise ko. Okay, look. The first word that comes to mind. It's a GMA. First word, describe, comes to mind. Veterans. Safe? Okay, next. Next photo. Kabayan. 2004. TV Patrol. One word nga. Ay, marami. Ay, one teka. Word ang test, describe. Lagay mo direct si Kabayan. Kumpare ko. Okay, kumpare. Friends na kami. Okay. My God, you are... Ay, Noli, thank you for greeting me on my birthday. I was gonna say... Buti pa siya, greet niya ako. Happy birthday sa radio program niya. Ikaw hindi. Binati kita. Wait. But you know, I don't know if anyone's gonna catch you on impulse at any moment. Okay. Sige. The one word only describe. Next photo. Nakakulong. Okay. Next photo. Oh, next. Si Ed, yung tanong mo kanina. Oh, ano? Describe. Hindi, matalino. Okay, next photo. Alright, that's Jose Ramos Hortang. Rumored to have courted you. Woohoo! Head of East Timor. Ano? Guwapo pala eh. Can I see? Put him back. Put him back. Put him back. Direct. Alright.
He's kind of good looking, actually. Hello, Jose. Did he text you? Ano ba na? Ang hirap naman ito. Did he text you? Were you in touch? Of did course. Did he ask you out on a date? Lord! Okay, ano, next picture. Diyos ko, ang ipin natin. Oh! Ay. Describe. Masakit. Why? May kurot pa rin ng 204. Masakit. Okay, alright. Next. Grabe itong mga pictures. Iba yun na yun. Let me just clarify. Puro lalaki pala yung kinuha ang pictures. Mga lalaki ng buhay ko. Oo, oh, hindi si GMA lang ang babae na ano. Ay, oo nga pala. Oo. Oh, yeah. Pero masakit din. Si FPJ until now. Masakit. Are you in good terms with Susan Roses? I believe so, yes. Uh-oh. Of course. So you've always been... But would, I'm not very close because I don't see them. But si Grace, I see her and talk to her more often. Now, would you... I mean, do you help Grace? Do you campaign for her? I know Cheese and Grace kind of campaign together. Yes, they're yes, friends. Yeah. I'm going to see her today. We talked to each other. She's been to my house once. I offered my help. And Jesus helping her also. Maybe Jesus with her more often. But we're very, very good with Grace. So, mag-MMK ka ba? Bakit yung nakita ko yung picture ni FPJ, biglang... Talaga? May sakit pa pala. But also, it's unexpected. The photos, you didn't see that coming. Yeah. Kaso, safe mo naman sumagot eh. Anong safe yung doon? Iba, GMA. GMA. Hindi. Describe ano sabi ko, veterans. Veteran, oh. O kaya yung leeg. Oh. Dagdag ulitin natin, hindi may bago sasabihin sa iba. Alright, okay na. Okay, are you going to ever join the debates? People are asking, why doesn't Lauren Legarda ever join the debates? Sumali ako. Okay. Babanggitin ko yung station, baka magalit ka. Nee, go ahead, please. Sumali ako nung umaga, di ba? GMA. Oh. Are you joining ANC, the ANC debate? Inimbitan niyo ako? Oo. Of course. Basta imbitado niyo ako, pupunta ako. Okay, alright. Mm. Okay. Okay, last words, Lauren. Ayokong last. Marami pa. Ano hindi, wala na. It's the next show. Enjoy ako sa mga litrato mo. Saan pa? Sino nag-research? Magaling ang researcher. Palakpakan natin. That's the ANC thing, ha? Nakakatuwa. So the pictures have to get harder by the day. Hindi ko alam. Dating head start, wala niyan. Oh, kaya nga. Wala ka naman tanong na Valentine's Day. Question. Okay, now I'm curious. Are you in love? I'm always in love. Now, you see, that's such a, ano, the truth. Ano, romantic love? Siyempre. Hindi, in love with the Filipino electorate. Ayaw mo yung ganyan sagot. In love sa anak ko, in love sa Filipino. Oo naman, yung totoong romantic, yung parang in love ka kay DJ Santa Ana, ganun. In love, yeah. Yun ba talaga si DJ? In love ka talaga kay DJ, ganun. O sige. Am I in love? Hinahanap pa ako ng Prince Charming ko, hindi pa ako naihanap eh. Now, but do you get lonely? Eto, serious na to. There's no time to be lonely. But do you cry at night? Ay, hindi. I cry when I have problems, but not because I'm lonely. I cry when I'm frustrated. Tao rin naman po ako at mababaho ang luha pag nakakaiyak. Ay, umiyak ako nung pelikulo ni Aung San Suu Kyi. Hagulgul ako. Serious naman, no? Totoo. Oh. Hindi, totoo. Maiiyakin ako sa sine. Umiiyak ako pag may problema. Siyempre, pag sa anak o sa pamilya. But pero bihira naman yun. I want to ask you this, and this is more do of a woman's question. Alone? Do you fear being alone as you get older? I mean, now, you know, thank you're God. Young, you're yeah, strong. Yeah, yeah. You know, but... You know, Awa ng Diyos, I'm never alone because I'm loved so much by my friends and my family, yeah, which is very supportive, okay, and my staff. Pero, you mean romantic love? Bakit hindi? Yeah, but... Hindi ba? How's your sex life? Okay. Eh, wala nga ang date. Eh, paano ka ba naman? Di nakakaya na maaminin. Wala talaga. Di paano ba naman yan? O, di ba? Oy, na-link daw kayo. 2010 ni Adele Tamano. I'm being told now. Grabe naman yan. Ano ba naman no, kayo? The EP is telling me. My God. Ano ba naman? Si Adele was a spokesman of 207. Yeah, yeah. Of NP, no? NP. My God, that's the biggest lie. Pambihira naman kayo. Kung hindi naman yung isang matanda na senador, ito naman spokesman ng ano. At least na gwapo parang, ba na? Parang yung mga staff sa parang taas. Puro naman false. False. Alam mo, lahat ng kanilang mga haka-haka, walang natumbok. Yung totoo, hindi nila matumbok. Meron! Alright. Kunyari, well, you know, hoping. Pinoy is single and you're single. And the same age. Birthday niya, February 8. Ako, January 28. O, paano? Mas matanda ako ng 11 days. Oh, how is that?
Alam mo, family friend ko si Presidente at rinerespeto natin yan. Huwag naman. All right. Senator Loren, okay. It's been a pleasure. Okay, thank you so much. Sige, that's it. Start you. Today. Replay of this interview with Senator Loren Legarda is at 6 p.m. tonight, 4:30 a.m. tomorrow. We'll tweet you the weekend schedules. And we will be posting the link of this interview. Wala kang nakuha. Have a good day, everyone. Officially single, ha? Officially single. I'll see you again tomorrow. Watch out for our Halalan series. Throughout the week, we'll be having all the senatorial candidates. Thank you, everyone. Legally single. Parang legally blonde.